Yo, what's up mga kaleki? Magandang gabi sa inyo. Sa video ito, mag-harvest tayo ng mga isda. Ang isdang pumatay kay Magellan, ang Lapu-Lapu. Disclaimer lang, hindi ako yung may-ari ng palaisdaan na yan, at hindi ako yung may alaga dyan sa mga Lapu-Lapu na nakikita nyo ngayon. Ang may-ari niyan is yung bayaw ko, bali pinsan ng asawa ko. Since nasa probinsya kami nila, sa Aklan, yung parang buong, parang kayo doon kamag-anak nila, second cousin, third cousin, halos sila-sila lang yun nandun. So, since wala akong probinsya, lumaki ako sa Metro Manila, alam nila na fascinated ako sa mga ganitong bagay. Dati kasi, pag nagbabakasyon kami dito sa probinsya nila, pupunta ako sa palaisdaan, ako yung nagpapakain tuwing umaga ng mga isda. Or minsan naman, dati, sumasama ako sa mga mangingisda, pumapalaot kami sa gitna ng karagatan. Hindi pa ako sima nun eh. Sumasama ako sa bangka, tapos nangingisda kami buong magdamag, wala kami. Nasa laot kami. Ang problema, malas ako sa... Pagkasama nila ako, konti lang yung nahuhuli nila. So ito, itong alaga ng bayaw ko, meron siyang palaisda ng alaga niya, Lapu-Lapu. At since nandito kami sa probinsya nila, tinawag nila ako na may naka-schedule daw na Koreano. Dalawang Koreano actually, dalawa yung buyer niya. So mag-harvest sila. Nasa 600 kilos yung total na i-harvest nila. Yung kubo na yan, dyan nakatira yung bayaw ko, at yung nakikita nyo mga net, yung mga kulungan na yan, dyan nakakulong yung mga Lapu-Lapu. So yung tubig na yan is galing sa dagat, so tubig alat yan. So ang inilagaan nila dyan na Lapu-Lapu is nasa 7,000 na piraso. Binibili nila yung mga fry or mga similya ng Lapu-Lapu, ang halaga nun 20 pesos isa. So 20 pesos times 7,000 piraso yung inilagaan nila initially, ang puhunan is 140,000 pesos. So, ang may mortality rate lang yon, hindi lahat yun mabubuhay. So, nabuhay lang daw after 1 year ng pag-aalaga nila is nasa 2,700 piraso ng fry. So, hindi lahat mabubuhay, may mga mamamatay. Kasi pag mag-aalaga ka ng isda, may mga minimaintain ka na parameters eh. Nagalaga kasi ako ng isda sa aquarium. Nagalaga ako ng saltwater aquarium. So, meron ako saltwater aquarium dati. So, may minimaintain akong salinity, temperature, saka yung mga pH measurements, yung mga nitrates, ammonia, nitrites, iba-ibang mga, may mga testing kits akong ginagamit na. At tinanong ko sila kung paano nila minomonitor yung temperature o kaya yung salinity ng dagat. Kasi, dito sa probinsya, wala pa masyado silang technology para gamitan ng mga testing kits. Wala silang ginagamit na testing kits. Ang magaling lang is alam nila kung kailan sila dapat maglapag o maglagay ng fry ng mga similya. Alam nila yung season. So, tinatapat nila sa season. Halimbawa na, kasi ngayon mag-harvest na, di ba? So, August ngayon mag-harvest. Ang next na paglalagay na daw nila is nasa mga March or April. So, dahil itong season ng October, November, September, October, November, December is parang tag-ulan. So, papalipasin muna nila yung tag-ulan bago sila maglagay. Parang ganun. So, depende. Sila yung ano eh, nagde-decide kung kailan sila naglalagay. So, tinatantya lang nila yung klima, yung weather. Wala silang any equipment para mamonitor talaga. So sabi ko nga kung mapapag-aralan siguro kung paano i-monitor yung temperature, yung salinity, yung parameters ng tubig, maaaring mas pataasin yung mortality rate since biroy mo 7,000. Ang natira lang is nasa 2,700. So more or less than mga 40% lang yung natitira or 30% lang yung natitira. 30 to 40% lang yung nabubuhay. So sayang yung 60 or 70% na namatay. Well anyway, hindi naman talaga pwede mabuhay na 100% kasi since dati alam ko na kapag panganak kami ng isda, nagbe-breed kasi ako ng flower horn dati. Hindi ako yung chewing ko. So, nakita ko pa paano mag-breed. So, from similya, may mabilis talagang lumaki. Tapos, yung mga lumalaki, kailangan ihiwalay mo siya
kasi bubulihin niya yung ibang mga mas maliliit sa kanya. So, yung mas malakas kumain, siya yung mas matakaw, siya yung mas malakas, siya yung magiging siga. So, dapat every 2 weeks, sinosort mo or pinaghihiwalay-hiwalay mo yung mga maliliit na mga fry, dapat sinaseparate mo siya dun sa malaki. Yung bully na malaki, iwalay mo agad. So, itong lapu-lapu, ano kasi ito eh, kinakain din ito, isda. So, carnivore din itong mga isda na to. So, from maliit, 1 taon, sabi mo, tagal din, no? Tagal din nilang inalagaan. Pero ang presyo nito, ang presyo ng lapu-lapu is nasa 560 per kilo ang bentahan dito sa Aklan. So, pagdating ng Boracay or ng Manila or ina-export to eh, papuntang paborito to ng mga tao sa Hong Kong, Singapore, saka Chinese restaurant, alam ko. So, itong hawak ko na yan ay babaeng ano, lapu-lapu, oversize. Pag oversize, ibig sabihin, lampas na siya ng, o 1 kilo na siya, lampas na siya ng 1 kilo, mas mura na yung bili doon. So, ang perfect size niya dapat nasa 500 to 600 grams. Yun ang perfect size hanggang 900 grams, parang ganun. So, yung ganong size, below 1 kilo, ang presyo nun, 560 pesos. So, approximately, sa 2 kilo, may 3 isda. So, ganun. So, yung mga oversize, binibili lang din. Halimbawa, tumimbang siya ng 1.2 kilograms, ang benta lang din doon is halagang 1 kilo lang. So, lugi sila dahil mas maraming kinain yun. Kaya nag-oversize. Yung mga undersize naman, ibinabalik ulit doon sa kulungan para palakihin pa. Ang problema, pag nag-stretch naman yung time, kasi diba, 1 taon bago yung harvest. Halimbawa, 1.5 taon bago mo napalaki ng perfect size, lugi ka naman sa pagkain. So, hindi rin biro yung ganitong negosyo. Kailangan talaga pag-aralan mong mabuti. Kung, kasi may mga joke nga kami sa barko na yung ibang mga seaman, may mga business sila, palaisdaan, kaya lang ang problema, nasunog. Maraming palaisdaan ang nasusunog. Isipin mo, tubig, tas nasusunog. Joke yun eh. Pero, ang ibig sabihin nun, nalulugi. Halimbawa, actually, yung bayaw ko nga, nagkikwento siya, nung Yolanda, meron siyang 10,000 similyang inalagaan, tapos ang natira lang is nasa 200 piraso. Parang ganun. Hindi raw siya makausap eh. Mga lampas kalahat, mahigit kalahating taon niya nang inaalagaan. So, na-wash out lahat yun dahil sumbag yung Yolanda. So, parang mababaliw daw siya. Hindi niya alam yung gagawin niya. Hindi siya makausap ng mga kamag-anak niya. So, yung ganitong negosyo, anyway, kahit ano namang negosyo is sugal talaga. Parang kailangan buo ang loob mo para kumita ka. So, yung harvest, ito yung pinakamasarap, yung fruits of your labor to eh. Pinakamasarap na pakiramdam. So, kami, actually, yung mga oversize, yung mga 1 kilogram na lapu-lapu, yung iba binibili, pero yung iba, yun yung ulami namin mamaya. Sa tanghalian, saka sa hapunan. Paborito ko yung pangan nito eh. Pag pipirito lang to, sobrang sarap nito eh. Sobrang linamdam eh. So, since parehas din naman or lugi sila sa pagbebenta, inuulam na lang namin yung mga oversize pag nandun kami. Hindi siya nakakasawa eh. Pag bagong hango, talagang masarap. So, ito yung buyer. Second buyer na to eh. Pineprepare nila yung mga trimoches. Ang ilalagay nila dyan sa isang trimoches, sa isang styro, nasa 4 hanggang 5 piraso lapu-lapu lang. Kasi nilalagyan nila yan ng oxygen eh. Kailangan kasi buhay yung lapu-lapu para mas mahal yung presyo. Ang presyo pag buhay is 560 pesos per kilo. Pag patay, ang presyo na lang ng lapu-lapu, ang bentahan na lang dito sa Aklan is 160 pesos. So ito, ewan ko ba't nila nilalagyan ng yelo. Parang may temperature din sila na minemaintain sa trimoches para mapanatili rin buhay yung ano, yung mga lapu-lapu. Masarap ang lapu-lapu pag presko eh. So, yun. Pag dito kami, laging yan ang ulam. Kundi lapu-lapu, alimango, sugpo, hipon. Kasi puro sipon sila eh. Ayan.
titimbangin. Yung strainer na yan, yung basket, ang bigat niyan, kalahating kilo. Yan. Kalahating kilo yan. So, sa timbangan, may allowance yan. So, yan o, oh, oversize, 1 kilogram. So, yun, ulam yun mamaya. Eh, nakita niya, wala sa zero yung timbangan. Kasi yung basket, kalahating kilo. Niwala yan. Tinitignan din nila kung may tama, eh, may scratches or may sugat yung isda. Iniisa-isa talaga na lang tignan. So, ito, 500 kilo tong order nitong ano na ito eh. Koreano ito. Yan, 5.75. Ililista yan kung ilang piraso, kung ilang kilo, tapos kung magkano. Ayan. Ayan, nagsisimula pa lang. Ayan pala magsimula yung pangalawang ano. 5.75, 10 pirasong lapu-lapu. So, 5 kilo. Yun yung mga perfect size eh. So, ang presyo nun, 5,600 yun. Yung 10 piraso na yun. Lalagay sa Trimo chest, lalagyan ng oxygen, ibubuhol, tapos ayun na, prepared for delivery na. Mabenta eh, kasi marami daw naghahanap, marami silang buyer. Ang problema lang, matagal nga ang alagaan, talagang isang taon mong bubunuin na papakainin. At babantayan mo kasi may mga iba, ginagawang pulutan yung alaga. Nangangawila lang, ayan. Ayan, oversize na naman. 1 kilogram. Ulam na naman yan. Hindi ko alam kung bakit mas mura o ba't ayaw nilang palampasin ng 1 kilogram. Dapat nga mas malaki, di ba? Dapat mas mahal. Dito hindi eh. Pag 1 kilogram, mas mura. Parang ayaw nila. Kailangan hindi abot ng 1 kilo. May mga undersize din, binabalik dun ulit sa fish pond. Yung truck ng buyer nando dun sa may labas ng kalsada. Hindi kasi siya kasha, walang kalsada dito papasok. So, hinatid ng tricycle palabas. Saka ng motor, ayan. So, dito titimbangin tapos dadalhin dun sa labas sa may truck. So, matagal pa to, hanggang hapon to eh, maghapon. Actually, hindi namin tinapos, nagsawa rin kaming manood. So, ang sarap lang manood habang kinakamada nila yung mga isda at tinitimbang. Kasi buhay, gumagalaw yung isda. Tapos, syempre, alam mo, mahal yung bentahan. Pero, syempre, kung ako siguro magbibusiness ito, kailangan, nandyan ako nakatira. Ako mismo yung tututok. Kasi, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa iba yung negosyo. Kasi, ang ending lang yan is masusunog yung malaisdaan mo. Actually, yung binan ko, alam ko, nag-try sila nito eh. Kasi siman din yung mayaw ko eh. So, alam ko, nag-invest siya rito. Kaya lang, break-even lang parati. So, bawi lang yung puhunan. Two times or three times silang nag-try. Kasi nandito sa Metro Manila yung bayaw ko, saka yung binan ko. So, may mga, yung mga tsuhin, yung mga pinsan, yung mga nagmamanage doon. Ang ending lang lagi is, bawi lang yung puhunan. So, yung kikitain, ipambibili lang ulit ng similya. Tapos, may konti lang tira, pambili ng pagkain. Kasi ipapakainin mo ng 1 taon yung ano eh. Yung mga lapo-lapo eh. So, hindi talaga malaking-malaking yung kikitain. Pero kung ikaw mismo siguro yung nandyan, maaaring malaking pera siguro talaga mahawakan mo. Actually, wala naman talagang easy money. Kung legal yan, mahirap talaga yan. Pag-ihirapan mo, pagsisikapan mo, kailangan mong pag-aralin. Sabi ko nga, kung meron lang paraan para mapataas yung mortality rate or mas marami yung mabubuhay kaysa dun sa mamamatay, mas malaki yung kikitain mo, di ba? Kaya napaka-importante bago ka sumabak dyan na pag-aalaga ng lapu-lapu, porque nakita mo lang, nag-aarvest sila, hindi ka pwedeng agad-agad sumunggap. Kailangan pag-aaralan mo din. Hindi basta-basta pasok na pasok. Nagkikwento nga yung bayaw ko na may-ari nitong balaisdaan na sabi niya, isang beses lang ako nag-harvest sa 1 taon. Eh. So, pag minalas pa, nawawash out pa yung mga alaga ko. So, sugal talaga. So, actually, hindi lang ito yung pinagkakakuhaan niya na kabuhayan. Meron din siyang bangka, tapos malaking bangka, ang tawag doon, basnig. Basneg yata. Ayan. Sumama ko rin minsan. So, naglalatag sila ng lambat sa dagat. Tapos, may bentahan din. May mga kawayan sa gitna ng laot. Tapos, nagpapailaw doon. Maglalatag ng lambat. Sumama ko rin eh. Meron sila mga ganun. So,
Hindi pwedeng dito ka lang umasa. May iba pa silang kabuhayan. Well, anyway, pinakita ko lang sa inyo, sinare ko lang sa inyo kasi maganda panoorin. So, yun ang pag-harvest ng lapu-lapu. So, paano mga kalegi, marami salamat sa panonood. Hanggang dito na ang video to. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.